morning, Mural Artists Philippines. I'm on the second half of the project. Bago tayo pumunta doon, balikan natin yung mga ginawa ko dito sa first half. Kasi may mga bagay dito na uulitin natin doon. Although there are new subjects, pero uulitin natin yung Roman pillar. Kung paano natin ginawa yung golden 3D Roman pillar posts. So, yung mga stained glasses na golden, green, red, and blue stained glasses, dapat maulit natin yon. Although bago yung subject like Matthew, Mark, then sa kabila, Luke and John, bago yon. Pero ito, ulitin natin yung mga golden pillars na yan. So, naka-3D siya. Dapat ganun na ganun ang gagawin natin sa kabila. Ayan. Kinuha ko yung sukat niyan, ng mga 3D na yan, upang kamukhang-kamukha niyan magagawa natin sa kabila. Even this symbolical representation of each saint, dapat may semblance para maganda tingnan at synchronize ang ating altar. Ayan. Paano mo ulitin itong 3D na to? Itong layo. Ayan. So, tapos paano mo ulitin yung mga arc na yon? Dapat magkakamukha sila. Yung red, yung kung gaano ka red ito, gaano ka blue ito, at yung pag yung kulay nito. So dito sa first half, napaka-minimal nung paggamit ko ng mga tapes. Sa kabila, gagamitan ko nun so that I can actually copy the actual width and height of each synchronized design. So ito po yung bago kong project. 50% second half ng aking project. So napansin nyo, kung titingnan yung malapitan, nilagyan ko siya ng mga tape. Ayan. Sukat na sukat ang spaces na ginawa ko sa kabila at ginawa ko dito. Ayan. Sukat na sukat yan. Even the width of its color ay nakasukat sa kabila. Ayan. Hindi tayo maliligaw. Ayan. Tapos pag inulit-ulit ko, makapal yung pintura na yan. Hindi siya yung manipis na isang pahit mo lang. Hindi mo kayang balikan eh kasi wala kang gauge. Samantalang dito, they serve as gauges na hindi ka talaga susobra dun sa actual design. So ito yung light, ito yung dark, and then the darkest side. Balikan natin sa kabila. So kung mapapansin nyo, dark dito, ito yung middle color, and then ito yung highlighted area. Sa kabila is the opposite. Dark, middle color or the dominant color, and then the highlight. So nagmumukhang ang liwanag ay nagagaling sa gitna. Ayan. So the brilliance is coming out of the saint. Ayan. Nagkataon, mayroong halo ang bawat saint. A halo represents something that a brilliance or glow is coming from the saint himself. So sa kanya nang gagaling yung liwanag. Ayan. So mapapansin nyo, galing sa gitna yung liwanag. Kaya ang highlight ay nandito. Hindi dun sa kabila. Dito rin, ang highlight ay nagagaling sa saint. So ito yung maliwanag na bahagi niya. Ganun din sa kabila. This pattern must be observed sa lahat ng altares na gagawin ko. Ayan. Mula dito sa baba hanggang pataas, very consistent yung source of light. Laging nanggagaling sa gitna. Ayan. Yung pattern natin, makikita nyo, yung tape na yan, hanggang doon sa tuktok. Natapos na yan. Nilagyan ko na ng tapes. Para hindi na tayo maliligaw. Ayan. Nakakontribute din dito yung concept that I'm undergoing a vlog. Diba? Ayaw nating boring yung vlog natin. Kaya nakaready na lahat yan. Even the paint. I already mixed the paint na gagawin ko sa taas. Naka-remix na yung mga paint na gagawin ko din sa gitna. Hanggang sa matapos yung buong obra. Although may babalikan na naman ako sa taas when I come to the image. Dahil panghuli ko yung image. Siyempre, yun ang masterpiece. So, pero pagdating dito sa mga patterns that they are already mixed. Matthew, Mark, Luke, and John. Unahin ko yung John dahil nandoon yung pattern ko kung paano ko kinuha yung width niya mula dun sa side na yon. Gaya ng ginawa ko dito sa kabila. I took the actual width from the left most side. At ito naman kinuha ko from
the rightmost side. Yan. Para maging balance yung ating painting mula sa gitna ng altar. Siyempre, ang reference ng lahat ng yan ay yung pinakagitna ng altar. Ayan. Yung nandun po yung mga images, although, andito po yung real presence ni Lord Jesus sa tabernacle. That's why, tahimik lang po akong nagtatrabaho dito as if I am praying at the same time. Okay, so muli po. Akit na naman ako dun. So, I will start from up, going down. Beautiful morning, Pilipinas. Ito na po yung progress ng aking mural painting dito sa Concepcion, Tarlac. Kung napapansin nyo, kanina malayo ako at hanggang sa ganitong distansya, malambot lang ang hagod ng mga mukha ng aking portrait. Kahit hanggang sa distansyang ganito, malambot pa rin ang rendering ng mga kulay ng ating portrait. Pero pagdating sa damit, medyo nahahalataan nyo na matigas yung kulay. Yan ang sikreto, na kahit malayo siya, very visible yung mga lines, at akala mo 3D, akala mo umaangat or lumalabas yung image dun sa frame. May technique po tayo dyan. Ito yung tinatawag ko na stained glass technique, kung bakit para siyang umaangat mula dun sa kanyang background. Kahit itong kagagawa pa lamang na portrait, sa bandang ito, malambot pa rin yung kanyang hagod. Pero, papakita ko sa inyo kung gaano kagaspang sa malapitan ang image na yan. At papakita ko sa inyo kung ano yung tinatawag kong stained glass rendering. Ito na po sa malapitan yung ating portrait. So, this is St. John. So, mala anghel yung mukha niya. Yung parabang, when you say angelic yung kanyang mukha, it looks like sexless sila. So you cannot distinguish a male from a female. Ayan. So maganda yung mukha niya. Pero kung napapansin nyo, sa malayo, napaka-swabe, napaka-lambot ng kanyang mga skin tone. From dark to light, napaka-lambot. Pero sa malapitan, napansin nyo yung mga matitigas na line na yan. Diba? Commercial artist ako. I used to paint in the mall. In the mall, we don't use these lines. Pero dito sa stained glass effect, ginagamitan ko ng line na ito para maging visible siya sa malayo. Ayan. Although ginamitan ko pa rin siya ng malambot na technique, gaya nito. Ito yung skin tone niya sa light. Ito yung skin tone niya sa dark. Ayan. So gradual light to dark. Nakikita mo pa rin yung skin tone sa dark part na yon. Pero pagdating doon sa dulo, instead of let's say the burnt sienna and the burnt amber na makikita mo din sa dulo, black po ito. Ayan. So ito po yung stained glass effect dahil makikita mo sa mga lines na to na ginagamit ko sa stained glass, yung mga division ng stained glass, ay makikita mo rin sa portrait na to. Tingnan nyo sa buhok. Ayan. This looks like stained glass. Ayan. Division ng mga kulay.
So makikita mo yan mamaya hanggang sa ginawa ko yung mga damit na to ay may mga black lining. Tingnan niyo yung kamay niya. Oh, realistic yung kamay, parang 3D, pero yung dividing lines niya, instead of the burnt sheen and burnt amber, ay ginamitan ko ng napaka-dark na lines nito. Stained glass effect. Ayan. So ito po yung malapitan. At least nakita nyo bago ko tanggalin ang mga scaffolding nito. So ito po yung aking malapitan na pagtingin sa murals ko na napakatangkad. Ayan. Nandito ako sa kalagitnaan. So ito yung view mo from the top to bottom. So ito po yung kabuuan ng simbahan. Ayan. Doon sa Joko, wala nakakuha doon sa Joko na sabi ko, Nanay, mataas na po ang aking position sa tabaho. Ayan. Congratulations, anak. Nasaan ka ba? Nandito sa taas. Ayan. Joke lang po yun. Walang nakakuha sa Joko. They are so serious and appreciative of my art. Thank you po. Ayan, man. Napagagandang umaga, Pilipinas. So napansin nyo, tatlo na po ang natapos kong subjects among the four evangelists. Tapos na po si St. Matthew, St. Mark, and then St. John. And in less than a week, matatapos ko na rin si St. Luke. So lapitan po natin at nang makita natin ang details ng aking 5-meter height mural. Ayan, nandito na po tayo sa tapat ng napakatayog na mural painting. Ito pong winged man or an angel is symbolical of St. Matthew. Ayan. St. Matthew is the longest gospel written in the New Testament. So being the longest, siya po ang pinaniniwalaan na mas kumpleto at naisulat ng later generation oral tradition. So nabasa natin St. Mark and St. Luke, medyo maiksi yung kanilang mga gospel, but they are historical. So we call these studies the synoptic studies, or we call it synoptic gospel. Seen from the word S-Y-N, seen, together. And then optic, look. So you look at them all together, so makakompare natin yung kanilang mga pagkakaiba-iba at pagkakapare-pareho. Napakarami pong pagkakapare-pareho, and yet, ang good thing with St. Matthew, mas kumpleto yung kanyang historical accounts as compared to Matthew, to Mark, and Luke. So they believe, biblical scholars and theologians believe, na mas nauna tong St. Luke and St. Mark, kaya mas maganda ang edition ni St. Matthew. Kumbaga, inedit niya at kinumpleto niya yung mga traditions ni St. Mark at St. Luke. Kaya naisulat na mas kumpleto ang The Gospel of St. Matthew. Ayan. Punta tayo kay St. Mark. Ayan. A winged lion symbolizes St. Mark. Ayan. Lion. Pagka-paint ko nito, sabi, USD ka talaga. Kasi ito po yung USD Tiger. Layo naman po ito, dito Tiger. Ayan. So 3D effect po ang aking mga pillar posts. It's a golden pillar post effect. Golden and 3D. Hanggang taas po yan. Hanggang taas. Ayan. Hanggang doon sa 5 meters height. Taas. Pero ang paborito ko din sa mga ginawa ko, yung mga arc na yan. Yung arc. 3D po yan. Ayan. So pati itong mga stained glass, napansin nyo, is a blue sky na background ng saint.
And then red, stained glass. And then the green. Ito, para siyang jade, oh. Bebang shades of green. Makikita nyo yung mga differences nila hanggang doon sa kabilang mga saints. And then, the golden stained glass doon sa pinakamataas. So, paborito ko itong pagkakarender ko ng aking St. Mark dahil hindi lang dito sa malapitan nakikita nyo na parang 3D siya, na parang nakaangat siya sa wall na yan. Kahit nandito ka sa pinakamalayo, dun sa choir loft, makikita mo na nakaangat. So, ito po yung natutunan ko sa mural art, sa mural painting. Na when you paint this, you have to have a longer foresight. Isipin mo na ang audience mo ay napakalayo upang makita nila to na 3D. Kasi iba yung concept or iba yung technique natin sa pagpaint sa oil painting on canvas because our audience are so close and tinitingnan nila yung napakaliliit na detail na malapitan. But a mural has to be prepared for a farther viewers. Ayan. Kahit malayo ka, para siya nakaangat. So look at those shadows and then highlights. Visible siya kahit na malayo na ako ngayon. Hindi kayo nang sa canvas, dapat visible siya sa malapitan. Ayan. So, naipakita ko na yung time-lapse ng pagkakagawa ko kay St. Mark and then St. Matthew. Ngayon naman, pupunta tayo dito sa kakatapos ko lamang na St. John. Ayan. Paborito ko rin ito kasi napaka-amo ng mukha. Napaka-render ng ating mukha nito. Parang angelic. Ayan. So, kahit malayo rin po, makikita nyo yung shadows and highlights na yan na visible using a mural technique. Ayan, parang nakaangatin po yan mula dun sa wall. So gaya ng nauna, mayroon tayong mga patterns for the 3D golden pillar posts and then the pattern for the stained glasses hanggang sa taas. 5 meters high. Ayan, lapitan po natin ang simbolo ni St. John. Ayan, 3D rin po yan. Kahit malayo po, makikita niyo yung pag-angat ng mga shadows and highlights. Ito po yung simbolismo ng St. John. It is an eagle. Ayan. Bakit eagle? Di ba ang eagle lumilipad na napaka taas? Napaka-taas. So, when we studied the four gospels, separate po namin pinag-aralan ang Matthew, Mark, and Luke. So, anong tawag dun sa subject? Synoptic gospel. Because they are seen historically. Why historical? Imagine, Jesus was born in the manger in Nazareth. That's very historical. Pwede nyo po itong search kahit sa mga historical books na non-religion. Okay. When you read about Jesus preaching among the synagogues, that's very historical. When you see Jesus was crucified, nailed on the cross, yes? He died. That's very historical. You can look at them in encyclopedias. Historical. But when you read the Gospel of St. John, you will question historicity. Why? It is not based on the earth history. Look at the first text. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. So, it's not historical as compared to St. Matthew, Mark, and Luke. Ayan. So, kaya po ang kanyang simbolo ay eagle. Napakataas kung paano mag-isip ang writer ng Gospel of John. So, that's why, payo po namin sa mga ibang sa iba-ibang relihiyon, nagkakagulo po tayo sa interpretation ng Book of Revelation dahil you treat it like it's historical na nangyari ito in the past. At yung mangyayari in the future is will be historical. Gaya ng pag nabasa nyo yung 666 sa Book of Revelation, pag nabasa nyo yung umaapoy, pag nabasa nyo yung katapusan ng mundo, you interpret it so literally, so historically, na mangyayari nito agad-agad. Tingnan nyo, hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari na historical dun sa mga nakasulat doon. Because the Book of Revelation, the author is St. John also. That's why you treat it like not historical. You interpret it like an eagle flying so high. Ayan. So, Matthew, Mark, Luke, and John. So, that's enough for today. I will not lecture on the theology and biblical
interpretation of those Gospels, but at least I give you a hint. So St. John is the writer of the Book of Revelation. And so treat the Gospel of St. Matthew, St. Mark, and St. Luke.